Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Kasunod ng pambobomba sa Plaza Miranda, sinuspende ni Marcos ang writ of habeas corpus. Ibig sabihin, kahit sino ay pwede nang ipadakip ng mga may kapangyarihan at hindi na kailangang iharap sa korte. Dahil sa lakas ng protesta laban sa writ suspension, napilitan si Marcos na ibalik ang writ of habeas corpus. Pero ang suspensyon ng writ ay parang isa ng dry run, isang pag-eensayo tungo sa deklarasyon ng martial law. Nang sumunod na taon, nagkasunod-sunod ang pambobomba. Nasugatan ng ilang mamimili sa Joe's Department Store, pero walang nasaktan sa iba pang pambobomba. Parang ang layunin lamang ay manakot sa halip na pumatay. August 26, 1971, members of the New People's Army raided a tactical command post in Isabela, destroying two AFP helicopters. Bukod kay Senador Aquino, ang pangunahing pinagbibintangan ni Marcos sa nangyari sa Plaza Miranda ay ang Communist Party of the Philippines o CPP na pinamumunuan ni Jose Maria Sison. Isinilang ang CPP noong 1968 sa araw pagkatapos ng Pasko. Pagkaraan ng tatlong buwan, itinatag nito ang isang armadong grupo, ang New People's Army o NPA. Kabilang sa mga nagbuo ng NPA ang ilang dating hook, mga miyembro ng hukbong mapagpalaya ng Pilipinas, isang grupo ng mga armadong rebelde na nakabase sa Central Luzon. Isa sa mga rebeldeng ito, si Bernabe Buscayno, lalong kilala sa bansag na Kumander Dante. Noong panahon na yun, lahat yata ng nangyayari, biniblame sa amin. No? Noong nga panahon na yun, nagagalit kami at nag-iisip, sino kaya itong gumagawa ng ganitong intriga. No? So, iniisip namin, merong nagpapaaway. No? Marami kami pinaghihinalaan. Pinakamalapit na may tuturo mo si ang mga grupo ni Marcos. Ano? Narito ang ating konstitusyon, ang haligan ng ating mga pag-asa. Samantala, namumuo ang iba pang klaseng kaguluhan sa Constitutional Convention o CONCON. Inihalal ang CONCON para palitan ang 1935 Constitution na ginawa pa noong panahong ang Pilipinas ay isang kolonya ng Estados Unidos. Dahil sa pagmamaniobra ng mga delegadong makamarkos, hindi nabigyan ng sapat na atensyon ng mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Sa halip, ang napagbuhusan ng panahon ay ang mga panukalang palitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidensyal tungo sa parlamentaryo. Ang napagtuunan ng pansin ay si Marcos. This was the great desire of our forebears, their one vision, their one dream, the dream of freedom. And today, at last... Nanggaling ang unang birada sa delegado ng Cebu, si Napoleon Rama. Nagharap siya ng resolusyon na tahasang nagbabawal kay Marcos na tumakbo para sa pangatlong term. Sinuportahan ng mayorya ang resolusyon. Ang kasunod na hakbang ni Marcos ay inilantad ni Eduardo Quintero, delegado ng Leyte, at kababayan ni Imelda Marcos. Inamin ni Quintero na isa siya sa mga delegadong binigyan ni Imelda ng mga sobreng puno ng pera. Isinoli niya ang pera ayon kay Quintero. Then he got the convention to pass a transitory provision which said, during the transition, habang pinapalitan ang sistema ng gobyerno, sino ang kukontrol sa gobyerno? Saan mapupunta ang legislative at executive power? Ayan. Sagot, sa transitory provision, ang nakalagay doon, lahat ng poder legislatibo at ehekutibo mapupunta sa kamay ng presidente nung nakasalukuyan nasa Malacanang. In other words, Marcos. Sa kalaunan, naaprubahan ng transitory provisions.
nahikayat pumirma ang mga delegado dahil makikinabang din sila sa bisa ng mga probisyong iyon. Ang mga pakana ni Marcos ay hindi na natiling lihim. Sa isang privileged speech, ibinunyag ni Senador Aquino na may detalyadong programa para ganap na ipailalim ang bansa sa kontrol ng militar. Ang code name ng nasabing programa, Oakland Sagittarius. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough for any man?